Hello mga kabayan, sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kung paano nga ba mag-bleeding ng makina kapag nawalan ng tubig ang ating radiator. So ito, kapag nagpalit tayo ng tubig or nagbaklas ng radiator, kadalasan dito natin na binubuksan para lumabas yung hangin. Kapag yung makina mo, gaya nitong multi-cab, ay walang thermostat, pwede kang mag-bleeding dito. Kasi nakarekta naman yan. Wala siyang thermostat. Pero kapag mayroon, kailangan buksan mo rin ito. Dahil ito, nakarekta ito sa black doon sa ilalim. Kasi kapag may thermostat at binuksan mo ito, hindi pa rin tatagos yung tubig na nilalagay mo sa radiator. Kung may makita ka mang tubig dito, ayan, dito yung dumadaan. Nilagay mo sa radiator, tapos yan, dadaan yan dito, yun, dadaan dito. At sasabihin mo na puno na siya dahil nga dumaan dito. Ayan. Ipapaliwanag ko sa inyo ang loob ng makina kung bakit nga ba dito tayo nagbe-bleed kapag may thermostat. Okay, gumawa ako ng diagram. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. Ayan, ito yung ating radiator. Ito yung ating bleeder kapag tayo ay nagbe-bleed ng tubig. At ito naman ang ating water pump. Ito naman, ito yung ating liner. Ito. Ito yung piston. Ayan. Tatlo. At itong sa itaas, ito yung ating cylinder head. Ito naman, ito yung sinabi ko sa inyo kanina na coolant temperature sensor. At ito naman ang ating thermostat. At itong sa taas, ito yung ating air bleeder. Ngayon, ang pag-usapan natin ay yung makina na may thermostat. Ito siya. Okay? May thermostat siya. Ngayon, kapag nag-drain tayo ng tubig, siyempre, pati yung makina, mawawalan din ng tubig ito. Ayan. Ngayon, kapag sinarado mo to, dahil nga, lalagyan mo siya ng tubig. Pag nilagyan natin ng tubig, ayan, yung tubig, pupunta dito hanggang sa dadaan yan sa water pump. Ayan, dito. Ayan. Ngayon, ang tubig na ito ay hindi makaakyat sa itaas. Dahil nga, may thermostat siya at sarado. Dahil ang thermostat na ito ay nagbubukas lang ito kapag halimbawa nasa 140 or 170 degrees Celsius. So kahit anong lagay mo ng tubig doon ay hindi talaga umaakyat sa itaas dahil may atmospheric pressure dito. So ngayon, bubuksan mo ito, itong air bladder dito, at lalagyan mo ng tubig. So lagay ka ng lagay ng tubig hanggang tatakbo dito ang tubig. Pag tumakbo dito, dahil nga binuksan mo ito, yung tubig dadaan dito sa may air bladder. Dahil doon, na nakita natin na yung tubig ay dumaan na dito, akala natin puno na at atin tong isinara. So ngayon, ang makina ating papandarin dahil nga puno na yung radiator at dumaan na dito. Habang umaandar yan,
Lalo na kapag medyo matagal na umaandar, maaamoy mo na parang amoy sunog na langis. At yung temperature gauge mo ay palaging nasa baba, hindi tumataas. Pero ang makina mo, amoy sunog langis. Kaya hindi umakyat itong temperature gauge mo dahil sa itong coolant temperature sensor na ito ay hindi nakababad sa tubig. So wala siyang ma-detect na tubig. Kaya palaging malamig yung temperature natin. So ngayon, bakit nga ba amoy sunog langis yung ating makina kapag walang tubig na umaakyat sa loob ng makina? Ang nangyayari doon, kaya amoy sunog na langis ang ating makina kapag walang tubig ito, ay dahil nag-i-expand ang ating liner. Pag nag-expand yan, pati sa kabila, mag-i-expand yan. Ngayon, malaki na ang clearance ng piston na ito. Wala na siya sa clearance niya. Nag-expand siya dahil nga napakainit ng liner na ito at saka itong piston. At itong langis naman sa may crankcase ay siyempre tumatalsik yan dito sa gilid ng liner at dire-diretso yan dito sa may itaas. At sinusunog din yan ng piston at pupunta din ito sa exhaust manifold. At pagdating sa exhaust manifold, doon umaamoy na amoy sunog na langis yung makina. Doon yun galing sa exhaust manifold. At ang usok ng makina mo ay napakaputi. Kapag ganon ang nangyari, lalo na kapag masyadong malala ang pagka-expand nitong liner mo, minsan kapag malamig na, hindi na nakakabalik sa original na clearance. Kaya kapag pinaandar mo makina mo, mausok na siya at yung usok niya maputi at medyo nawawalan din ng lakas ang ating makina. Okay, so paano nga ba natin matatanggal ang hangin sa loob ng ating block o makina kapag nagpalit tayo ng tubig sa radiator? So ang gagawin natin para walang hangin ang ating makina, bubuksan natin itong coolant temperature sensor. Ayan, bukas na siya. So ngayon, kapag naglagay ka ng tubig sa radiator, ay dire-diretso yan, naaakyat doon sa itaas ng cylinder head. Dahil nga, yung hangin dito na naka-stock ay lumalabas dito sa may pinakatuktok, pinakataas. Ngayon, kapag lagay ka ng lagay ng tubig dito, ang tubig aakyat na yan dito. Ayan. Aakyat na yan dyan. At kapag puno na ito, ay dadaan dito sa may air bladder o sa butas na ito na lagayan ng coolant temperature sensor. Kapag dumaan na dito ang tubig at napakasolid na, wala ka nang makikitang bubbles, pwede mo nang ikabit ulit itong coolant temperature sensor. Ayan. So ngayon, dahil ito ay bukas pa, habang nilalagyan mo ito ng tubig, ay dadaan din dito ang tubig sa may radiator hose na ito. At pag napuno na ito, ang tubig ay dadaan din dito sa may air bladder. So kapag ganon, na makita mong wala ng tube bubbles o hangin, pwede mo nang isara ito. At kapag ganon ang pagkakagawa mo, ay wala nang kahit kunting hangin ang nasa makina mo. At ito talaga ang design ng makina na punong-puno ng tubig. Walang hangin dahil ang purpose ng tubig na ito ay para ibabad ang mga liner na ito dahil ito ay umiinit. Pero kung ang makina mo ay wala namang thermostat, kung wala ito, pwedeng dito ka na lang mag-bleed. Huwag mo na itong tanggalin.
dahil nakarekta naman siya, open naman dito, ito lang yung bubuksan mo, itong sa itaas. O yung pinakita ko sa inyo kanina. Okay, kabayan, sana may nakuha kayong idea sa video kong ito. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. Okay, so, bye-bye!